Umpisa na sa pangunahing hanap buhay ng mga Pilipinong pangingisda. Lalo pat ang ating bansay na papaligiran ng iba't ibang anyong tubig bilang isang kabuluan. Hindi na bagong makita sa pagkainan ng isang pamilyang Pilipino ang iba't ibang lutong isda. Ang buhay ng mga mangingisda ay nabibiro. Ngunit sa ating mga kaalaman, iba't ibang hirap ang kanilang dinaranas sa araw-araw na pumamalaki sa dagat. Ang mga islang kanilang nagugulit na dadatnan natin sa alam ba natin kung ano ang pinagdaan. Samahan niyo ako sa pagtuklas sa tunay na buhay ng ating mga kababayan. Dito sa Buhay Pinoy! Pumunta kami sa bayan ng Navotas, ang tinaguriang fishing capital ng Pilipinas, upang alamin ang buhay ng mga mandaragat na naninirahan doon. So ngayon eh, papunta tayo dito sa lokal na pier, dito sa Tangos, Navotas, kung saan dito nakaparada ang mga pangulong sasakyan ng mga mangingisda. So, makikita natin. May mahigit kumulang 300 bangka ang pumapalaot at pumapasok sa pier na ito araw-araw. Liban pa sa ibang pier na nakapalibot sa buong Manila Bay. Sa isang bangkang pangulong naman, mayroong mga 60 tao ang nagtatrabaho. Ayan, so kasalukuyan tayong pupunta dun sa laot at dun yung mismo yung mga malalaking barko na kung saan yun yung mga kakapanayan din nating mga mayroong dalawang grupo ng mga mandaragat. Isa na rito ang mga taong gilid o yung mga nananahin ng mga nasirang lambat at nagbabantay ng mga bangka tuwing umaga. At yan, nakarating na nga po tayo sa bangka ng mga mangingisda. At kita nyo, may kani-kanila silang ginagawa. Ating alamin ngayon kung ano nga ba ang karaniwang ginagawa ng mga mangingisda na ito sa araw. Sa pakikipag-usap ko sa mga taong gilid, nalaman kong karamihan sa kanila ay dito na sa pamamalakaya umaasa sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Ayon sa kanila, sa karaniwang mga araw daw ay nasa 100 lamang ang sweldo nila at depende pa iyon sa huli ng mga bangka. Karaniwan sa mga taong gilid ay mga matatanda na at ang iba sa kanila ay mga dating taong laot. Nagpaturo pa nga ako sa pagtatahi ng lambat. Ibang lasing mas sinatawag nila sa salitang maghayuma. Kaya lang, baka matuto ka, agawa mo pa kami ng trabaho. Baka nga po. Hindi na lang mo trabaho. So,
Hindi, iniipit ng paa. Paano po? Dito, iniipit ng paa. Yan, hindi mo maayan. Yung paa mo, bari mo yung kinilag mo. Iniipit ng paa. Ang ito po? Oh, hindi, yung tapat nitong gagawin mo. Ah, okay. Yan. Para? Kanina yung nakita mo ginagawa ko ng paa. Asan ba? Pagdidikiti mo yan, yeah, parang may buhol yan. Hirap talaga kung hindi ka sanay. Oo, mahirap ang trabaho namin. Hindi mo na ano. Ito, ganyan. Kanakanat. Tignan mo. Pigilan mo na pa. Sige po. Nagaganyan mo yan. Tapos sa kabila namang mata. Tinatag na mata. Dulo ng lamba. Tapos ilalak. Oo, ilalak mo yan. Bubulan, no? Para hindi maano. Matututunan mo rin yan. Ganun. Oh. Ang lap. Pag ganun ulit. Oo. Ganito yun. No? Pare-paro lang naman yan, yan eh. Ginaganon eh. Isang, try ulit. Ano, try ulit. Kaya natin to guys. Parang ano yung nananahin ng damit. Diba? Nananahin ng damit. Yes! Yat, tapos ka na ba kumain niya? Mapapansin yung hirap talaga. Kasi manumanong, bawat putas talagang papasukan mo itong sinungulid na to. Kaya napakahirap. Kinahabunan, pauwi na ang mga taong gilid at papalit naman sa kanila ang mga taong laot. Sakay ng isang service ay dumating kami sa bangkang pangulong na sasamahan namin ngayong hapon. Pagdating pa lamang namin ay abala na ang lahat sa pag-aayos ng lambat at may kanya-kanya na silang ginagawa. Ayun, kasalukuyan tayong pupunta ngayon sa laot na kung saan doon mismo mangingisda yung mga taong kung nakikita nyo naghahanda na sila ng mga lambat. Ayun, so medyo, ayan, sumaalon ano. Pero kaya ito, kaya pamamalakaya ay isang trabahong pangmalalakas ang katawan at sikmura. Hindi pwedeng mabilis mahilo, lalo pat malalakas ang alo na sumasalubong sa bangka. Kasabay namin ang iba pang bangkang namamalakaya sa paghabon ng araw. Nakakatuwang isipin na ang mga kuha ng paglubog ng araw na labis na hinihintay at kinukuhanan ng mga profesional na photographers ay libreng-libreng nasasaksihan ng simpleng mangingisdang mga ito. Alas 7 ng gabi, ngunit napakadilim sa gitna ng karagatan. Animoy hating gabi na. Ang kapitan ng bangka ay gumagamit ng fish finder upang humanap ng mga mainam na pag-aryahan ng lambat. Sa pag-arya ng lambat, umiikot ang mangka sa isang malawak na bilog upang isara ang nahihulog na lambat. At dito na nila sisimulang hilahin ito paakyat. Dito makikita kung bakit kailangan ng lakas ng katawan sa pagiging taong laot. Sapagkat mahirap ang pagpapagpag ng buong lakas upang ipunin ang mga isda sa ilalim ng lambat. Hanggang sa mahatak na nila ang buong lambat pabalik at maipon ang mga isda at kinukuha na nila ito banye-banyera. Buong magdamag ng gabing iyon, nagpatuloy ang pag-aarya, pagpapagpag at pag-iipon ng huli kada banyera. Mabuti na lamang at nakarami ng huli ang bakang aming sinasakyan. Alas 3 ng madaling araw nang magpahinga kami kasama ang mga taong laot upang matulog muna bago bumalik sa kalupaan. Bandang alas 5 ng umaga nang magising kami at nakita kong gising na rin ang mga taong laot dahil naglilinis na sila ng mga ginamit na lambat. Nagsimula na rin sila sa pagkakarga ng mga banyera para dalhin sa mga palengke. At pagtapos nito ay naghanda na sila sa pag-uwi. Dahil isa na itong panibagong araw,
Muli nang dumating ang mga taong gilid at pinalitan ng mga pagod na taong laot. Nang dumating ang hapon, ay binalikan ko ang taong gilid na si Mang Romeo upang makipagkwentuhan at kilalanin siya ng lubusan. So, Mang Romeo po, magandang gabi po. Ilang katanungan din po kami ngayon. Ngayong araw po ba, magkano po yung naging party yan doon sa... 150 lang, no? 150 lang. Natuklasan ko ang hirap ng pagiging isang mandaragat. Sa mga kwento ni Mang Romeo, naantig ang puso ko dahil sa mga sinabi niya. Mahal niya daw ang dagat at hindi niya nananaisin pang humanap ng ibang trabaho. Nangungupahan man at wala mang matinong kuryente, masaya pa rin daw sa kabahayan ni Mang Romeo na sabi niya'y dala ng dalawang ilaw ng kanyang buhay, ang asawa at ang kanyang apo. Pagkamaulan sa loob. So ito po yung ulam niyo ngayon. Kasi na yan, hanggang bukas pa yan. Talaga po? Hanggang bukas po doon? Oo, dadawa lang ako hanggang bukas pa. Palinit-init na lang po, ano? Hindi, sinain na. Ano na, isasangat na natira. Anong isda po ito? Linacha, yan. Gagawa kakasahasa. Tingnan nyo, ito yung magiging ulam nila ngayong araw. Pati mga natira sa kinabukasan. Huwag ka natin lang kinabukasan pa rin nakain. Diba? Naging taong laot po muna kayo. Oo, no. Mga ilang taon po yung... 8 taon. Oo, namamalakaya. Ako mismo naglalaban sa mga bangka, naglalaban sa mga ako. Ngayon, di ko na kaya dyan, matanda na ako. Siyempre, papakot ka na. Kaya na yung sito ko magtaong gilid na natapod. Natapod naman. Isang ordinaryong mandaragat man, isa namang ulirang ama at lolo si Mang Romeo sa kanyang asawa at apo. Nagpaalam kami kay Mang Romeo na may mangiti sa lagi. Dahil nga sa kanyang pagmamahal, di lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang trabaho. Sa dalawang araw na nilagi ko sa pierna ito, nalaman ko ang hirap ng mga mandaragat. Ang hirap na hindi nakikita ng iba nating mamamayan. Marami akong natutunan. Isa na dito ang pagiging matyaga sa lahat ng bagay. Hindi biro ang maging mandaragat. Hindi birong mangisda sa kalaliman ng buwan habang ikaw ay nasa gitna ng karagatan. Kaya naman saludo ako sa mga mangingisdang pilit na nagsusumikap mairaos lamang ang kanilang pamilya. Samahan niyo akong muli sa susunod nating paglalakbay upang tuklasin ang tunay na buhay at kalagayan ng ating mga kababayan. Muli, ako si Elisha Manas para sa Buhay Pinoy. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you have.